Sama na sa masamang food trip ngayong araw, kasama sa Kim Bellion at Patricia Coma. Oh my gosh. Grabe, kanina ko pa tinitingnan to, guys. Ang young actor na si Josh Ford, i-attempt mag-apply bilang barista? So Troy, magkatrabaho na po ako dito bukas. Sakto, we're hiring for janitor. Hire. Alamin kung paano magpatubo at magpalaki ng kale. Kapag nag-harvest naman ng kale, huwag yung tulad sa lettuce na kinakat. Pwede nyo yung paisa-isa. May mga panalong dishes din tayong matitikman. Ito yung isa sa mga ingredients na nagsa-celebrate dun sa pinanggalingan ni Ma'am Heidi, yung kanilang labog. At ang mga fresh ingredients sa mga putahing gagawin natin, magmumula sa isang simpleng garden sa Bulacan na matyagang pinalalago at inaalagaan ng isang YouTube content creator at internet personality. Binibigyan ako ni Ma'am Heidi ng pangtanim. Oh my gosh. Kalahating ulo ng baboy na pinalambot ng 6 na oras at pinirito hanggang maging crispy ang balat nito. Yan ang drunken pig face na natikman ng mga kapuso natin sina Kim Bellion at Patricia Coma nang mag-food trip sila dito sa Drunken Pig Gastropub sa Quezon City. Crunchy. Grabe yung rice. Yung rice. Ang lambot niya, pero ang crispy sa labas. With chilled vibes at nakakatakam ng mga pagkain, siguradong ma-e-enjoy ng buong tropa ang food adventure dito. Kasama nga sa mga specialty nila ang kanilang signature drunken pork belly na niluto ng 10 oras. Ayun o, nag-oil yung lips mo. Ang sinigang nila dito, sinaserve ng sizzling at may gravy. Pwede na ako ng gravy. Tikman ko yung gravy. This one. Ang sarap ang asin. Lasang sinigang yung gravy. Sinigang gravy ito, guys. Asin? Gravy? Ang asin niya, but in a sticky way. Tapos nababalutan niya yung mixed ng pork. Sobrang coated kasi ng pork belly. Binida rin ng Drunken Pig ang squid ink sa kanilang paella negra at seafood marinara na gawa sa black pasta. Kailangan may shrimp. Ang takot akong mag-try kasi di talaga ako ma-squid ink. Nang ang ganda. Pero, sarap. Itong seafood marinara may kasamang shrimp. Shrimp. Tahong, tsaka halaan. So, masabog na flavors ang pwedeng asahan sa kanilang mga bar chow. Guys, gayon tayo. Dami nito. Yung color pink, onions pala yun na pickled. Kaya pala medyo maasim siya pag sinama. Masarap. Grabe, kanina ko pa tinitingnan to, guys. May sweet tooth ba sa tropa, tulad ni Patricia? Sugar rush. I love it. Sobrang creamy nito. Vanilla. Habang si Kim naman, nightcap with a twist ang trip. I'm going to try the Negroni, sir. Negroni. Goods ba yan? Yes, sir. Okay. Sige, tatry natin ng Negroni. Sir, bakit Negroni yung sinadjust mo sa akin? Actually, sir, personality mo kasi para na feeling ko is mas okay sa'yo yung medyo little hard or gin base. Then, mas fluent yung bano niya, yung sweetness niya. Cheers, Food Explorers! Sarap! Solid!
Ano guys, kung babalik kami dito sa Drunken Pig Gastropub, ang gusto namin isama, alam mo na kung sino? Alam ko. Kaya Joem. Joem that one. Siya kasi yung pinakamalakas kumain sa amin pag nasa taping kami. Di ba? True. Kaya speaking of Kuya Joem Bascon, mga ka-food explorer, panoorin niyo po ang asawa ng asawa ko sa GMA Prime from Mondays to Thursdays every 9:35 p.m. Kaya pa. Hello, kaplantito, kaplantita. Magandang araw po muli sa inyo. Sino ang may sabing kailangan mo ng ekta-ektaryang lupain para madala ang legit na farm-to-table food experience sa inyong komunidad? Para sa trending online plantita at YouTube content creator na si Nanay Heidi Escobanez, sapat na ang rooftop ng bahay at mga bakanting lote sa paligid para makapagtanim ng mga sariwang gulay. At kitang-kita ito sa kanyang YouTube channel na Heidi's Garden. Ang kanyang garden sa Bulacan, isa sa mga binisita natin sa ating food adventure ngayong araw. Ako ay agriculture teacher, elementary. Tapos nakapagtapos din ako ng agriculture. BS Practical Arts, may area ng agriculture. Hanggang sa pag-retired ko, sabi ko, mag-rooftop gardening ako. So, sabi niya ng anak ko dahil nagkaroon tayo ng pandemya, sabi niya, ma, pwedeng i-video ko kayo. Try lang natin, sabi niya. Doon nagsimula na na-inspire ako dahil sa dami nang may gustong magtanim at marami nga nakapagtanim, ba't ibang lugar na hanggang sa ibang bansa na nakarating. Sa ngayon, 528,000 na ang aking follower. Mula sa rooftop garden niya sa Navotas, ipinagpatuloy ni Nanay Heidi ang simulan niyang hobby nang lumipat sila sa Bulacan. 1 month pa lang nakalipat yung anak ko, nagpatawag na ng ang subdivision, homeowners association sa ng meeting. So umatend ako kasama niya. Then nabanggit doon na pwedeng magtanim sa mga bakanting lote. At pag dumating na lang ng may-ari, ibigay nyo na lang, sabi niya ganyan. O pag dumating at gustong ng gulay niyo, bigyan nyo. Ito, dito po ako sa bakanting lote na to, puro talahib. Ayan po yung mga ginagawa kong ganito, dito ko po nakuha. Pati mga ugat niyan, pinagkakalkal ko para mataniman ko ng gulay. So lahat ng maabot ng aking kaya na hawanin, hinawan ko na po sa likod ng bahay, sa gilid ng bahay. So tawid na to at tawid rin yan. Malaki ang tulong ng gardening sa akin. Lalo na matanda na po ako. Sa pagkagising ko sa umaga, ayun nga, exercise ako. Tapos, alam nyo, pag may tumubo na halaman, tumubo na yung pinunla mo, masaya na ang joy na nararamdaman ko. Sobrang saya. Lalo na kapag nag-harvest na. Wala nang kasing sustansya. Wala nang kasing linis ng pagkain na kinakain ko. Bukod sa mga gulay na madalas nating natitikman, kasama rin sa mga nagawang itanim at patubuin ni Nanay Heidi sa kanyang garden, ang labog. Na minsan na nating na-encounter noong bumisita tayo sa Sunnyvale Farm sa Quezon City. Yung may talbos na ganito, wala pang bunga yan. Yan okay. Ang pwede. So pang-tanim, binibigyan ako ni Ma'am Heidi ng pang-tanim. Kailangan yung may talbos na malambot pa ang dahon. Yung pangluto, ma'am? Yung panluto. Kasi malambot pa siya. Madali siyang palambutin pag maluto siya. I see. Tama. Ito yung isa sa mga ingredients na nagse-celebrate dun sa pinanggalingan ni Ma'am Heidi, yung kanilang labog, which is a common pampaasim sa Iloilo. Nung una natin siya nakilala, nagtanong ako online kung ano-ano nga yung mga luto na pinagagamitan nito. So kadalasan, sinigang, pinapaksiw sa isda. Basically, anything na kailangan ng asim, siyang ginagamit noong mga food explorers natin sa South. So basically, ako naman dahil mahilig na ako sa bangus. So very simple ingredient, magsistuff lang tayo ng labog doon sa ating bangus. So hihimayin lang natin, sabi nga ni Ma'am Heidi, ang tip niya is dapat pag magkukuha ka ng panggamit, pangluto, is to make sure na
yung sa may bandang talbos na part. Ibig sabihin yung wala pang mga buto or bulaklak na tumutubo. So after natin na mahimay yung dahon, irorolyo lang natin yan. Mas gusto ko lang siyang i-slice ng maninipis. So ito na rin yung na-slice nating sibuyas. Bago natin ilagay yung na-slice nating labog, lalagyan ko lang ng konting asin. And of course, paminta. Then yung ating labog. Since tinimplahan na natin yung ating pinaka-stuffing, kapag titimplahan nyo na yung pinaka-protein ninyo, in this case, yung ating isda, make sure na alalay na lang din kayo doon sa paglagay nyo ng asin or any other na pampaalat gusto ninyo. Isasalang lang natin ang ating stuffed bangus sa ihawan hanggang sa maluto. Mamaya, tingnan natin kung papasaba sa panlasa ni Nanay Heidi ang kombinasyon ng labog at bangus. Habang at home ako sa garden ni Nanay Heidi, ang Yang Kapuso actor namang si Josh Ford, at home din sa pinuntahan niyang Modern Coffee Bar sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Hello mga food explorers! Nandito tayo ngayon sa Common Folk Coffee Bar. This feels like home kasi, fun fact, I was a barista dati sa UK. Kaya ito familiar to sa akin eh. Pero this one hindi. Kasi this is a lever type espresso machine. Akin kasi automatic. Pero ito, it's crushed. But I don't know how eh. Kasi Sir Choi ang magtuturo sa atin, which he is the chief extraction officer. Sir Choi! So this espresso machine is very unique. It is a manual hand pull. So you use a lever to extract the coffee. Pwede po ba matry? Sure, sure. Yeah. Oh, that's heavy. So you're rinsing out the old water, tinatanggal mo yung lumang dumi, go all the way down. Oh, with force? Oh, with force, with force. Oh, with force. Okay. There you go. Sige, huwag kang matakot. Okay. Oh, sure. There you go. Lali. Guys, parang nagkamali ako. Wait lang. Ay, there's not enough froth. So Choi, magtatrabaho na po dito bukas. Sakto, we're hiring for janitor. We're hired. Ito pong vanilla bean latte. Ito pong ginagawa namin kanina ni Sir Choi, pero nag-fail ako. Tinuruan niyo po ulit ako. Let's try it. Ako guys, I'm not a coffee lover, but this coffee, masarap. Let's try this naman. Ito ang baby chino, para sa mga bata. Like me. This has chocolate, marshmallow, and vanilla. Cheers, let's try this. May froth rin siya. And it's very milky. Tapos yung, gusto ko tikman yung marshmallow. Yeah guys, ito yung marshmallow niya. You see that? Matapos subukan ni Josh balikan ang kanyang pagiging barista, sumabak din siya sa pagtikim ng mga pagkaing ino-offer ng Common Folk Coffee Bar, kaya na lang nitong pesto-based chicken dish. Mahilig talaga ako sa pesto. I'm a big fan kasi normally, it's on pasta and this is on a toast. Kaya it's quite interesting. Kaya tikman natin. At nakita niyo yung pesto, sobrang strong in taste and sobrang sarap. Chicken is very soft and nice. Very tender. This is a balsamic glaze. Kaya tikman natin with this. Baka it adds more flavor. Mm.
So let's try the double smash cheeseburger. As you can see, there's a side of ketchup, there's wedges, and you can see the cheese, the onions, lettuce. That's what makes a perfect burger. For me, this is a perfect burger. Kasi as soon as pagkagat mo palang juicy na eh. At ang onion, I love onion. I love the lettuce, I love the beef. Wala, kagat ulit ako ah. Guys, ang sarap. Try naman natin ang salmon to love. As you can see, ito yung salmon. It's on top of the bread. Cheers again. Kita nyo naman hanggang sa pag-uwi. Umorder pa si Josh ng babaunin on the road. So guys, itong iced cocoa americano. Cocoa kasi may coconut water na ginamit dito. The thing I like about this coffee bar, it's very modern, but at the same time, you feel at home. The drinks, meron nga baby chino para sa mga babies. And then yung latte, para sa mga adult. And the food was splendid. Sobrang sarap, maraming variety, maraming mix. You can have salmon, you can have a toast, you can have a burger. Kaya it was overall a really good experience. Kaya kayo, pag wala po kayong ginagawa, kung free kayo, tara, bisita na kayo dito. Bye, guys! So parang nagpupruning lang tayo? Oo. Lahat ipuprune lang natin siya. Okay. Eto mga malalaki po na ito, hindi na pwedeng gamitin? Hindi na. Hindi na po. Mapait na po ba yan? Hindi pa naman, pero magulang na siya. Pero maano pa rin yan, masarap pa rin yan. Manamis na miss, ma'am? Mm-mm. Pero mas matigas lang siya than the usual. Oho. Tapos ito, ma'am, unlimited supply yan kapag naalagaan ng maayos. Oho. Tumataas. Kasing tangkad natin, tao. Now, for our chicken and spinach empanada, syempre, yung pinakaunang component na gagawin natin is yung dough muna. So we have here our all-purpose flour. And then yung ating sugar, baking powder, and mix lang natin yan together. So ito yung parang pinaka-dry ingredient natin. So once na mix na yan, the first thing that we need to cut in is yung ating mantikilya o yung ating butter. And then irarub lang natin yung ating harina doon sa mantikilya para mabuo yung parang paste-like consistency ng ating dough. So once na ma-rub in na natin yung ating all-purpose flour dun sa ating butter, pag hindi pa natin nakukuha yung tamang consistency, we can add gradually ng cold water. So it's advisable na pag magdadagdag kayo ng malamig na tubig is more or less mga paisa-isang kutsara lang. And again, stress on dun sa malamig na tubig kasi since malaking portion ng ating recipe ay mantikilya, kapag warm or room temperature water yung ilalagay mo, magme-melt. So para mas makuha natin yung mas magandang consistency, it's advisable talaga na malamig na tubig yung ilalagay nyo. So ito yung hinahanap nating consistency. Hindi na siya dumidikit sa kamay. We'll just let this rest and chill sa fridge for siguro at least 30 minutes hanggang tumigas siya kaunti. Tuloy ang food adventure natin today kasama si Nanay Heidi na sikat online dahil sa mga videos na nagbabahagi ng kaalaman kung paano makakapagtanim ng mga sariwang gulay sa bakuran. Tulad ng sabi ng idol nating plantita, kahit sino kayang-kayang gawin ito. Kaya ang mga sariwang gulay, imbis na bilhin, grow it yourself sa sarili niyong garden. Isa sa mga in-demand ngayong gulay dahil na rin sa kagustuhan ng marami na maging mas healthy ang kanilang lifestyle ay ang leaf cabbage na mas kilala bilang kale.
Nabibilang ito sa mga tinatawag na superfood at napatunayang makakatulong sa pagpapalakas ng immune system, nakakatulong sa may mga high blood, at nakakapagpababa daw ito ng risk ng pagkakaroon ng cancer. Ayon sa kaibigan natin mula sa Freshco Farm na si Ma'am Marilyn Buenaventura, kayang-kaya raw natin itong palaguin sa sarili nating mga tahanan. At napakasimple lang daw kung paano. Sa mga gustong mag-alaga ng pagtatanim ng kale, magpupunla muna. Kailangan nakaready yung soil. Kada butas ng pagpupunlaan, isang pirasong butin. After na maipunla yon, nadilig na yon, tatakpan nyo ng kung anong sako. Bago takpan yung seedling tray, kailangan basa na yung nailagay na soil na may kasamang kukufit kasi yun yung magsisilbing ano niya na parang laging nagmo-moist yung lupa na may kukufit. Tapos tatakpan nyo ng kahit na anong ano, basta kami usually sako lang yung tinatakip. Habang natatakpan pa siya ng sako, kailangan ang paglalagyan yung nasa lilim. Basta safe yung naipunla. After 3 days, makikita nyo pumuputok na yun. Ibig sabihin, good quality yung naipunla. Almost 3 weeks, depende sa ano ng temperatura kasi minsan masilan. Depende din sa greenhouse na pag-iimba ka ng seedling tray, makikita nyo yun may sumibol na ng dahon. Bago ma-transplant yun, kailangan almost 2 to 3 leaves. At saka nasa 2 pulgada na rin yung haba ng naipunla na tumubo. Pag ready na to transplant, nakita nang okay na yung ano, pwede nang i-transplant yung mga naipunla. Pag naitanim na yung kale, lalo na pagbago, 4 times ang pagdilig. Pag malaki na, 2 to 3 times lang, okay na. Sa mga gusto naman magtanim ng kale sa bakura, napakasimple lang. Pwede kayong maglagay sa sako o mga container na empty. Lagyan nyo ng magandang lupa. Ilagay nyo lang dyan sa tabi-tabi. Basta alaga rin dyan sa dilig. Kapag nag-harvest naman ng kale, huwag yung tulad sa lettuce na kinakat. Pwede nyo yung paisa-isa. Yung time na kailangan nyo mag-blend, paisa-isa lang. Usually dito sa amin, almost 2 months bago namin palitan. Iwasan ng bunutin yung kale para may babalikan kayong haharbisan. Basta maproteksyonan lang na hindi madapuan ng anuman insekto, tatagal na tatagal yung pagkukuha na ng kale. Kanina, nasimulan na natin ang paggawa ng ating chicken and spinach empanada by preparing the dough. At habang nagchichilax yan, oras na para gawin ng filling. So inuna na nating palambutin yung ating patatas, which is yung parang pinaka-starch component ng ating filling. So once half-cooked na yan, pwede na nating tanggalin. And we'll use the same pan. At kung mas marami pang liquid, doon na rin natin iba-blanch yung ating spinach. Pero ito, hiwain lang natin siya para mas mabilis siyang maluto. Lagay na natin sa ating boiling water. And siguro bigyan lang natin ito ng mga 1 minute. Pwede na nating hanguin, making sure lang na ma-squeeze out natin yung excess water. And also yung ating protein component, yung ating chicken. Pwede rin kayo magluto ng any other protein. Kung gusto ninyo ng isda, pork, beef, pwedeng-pwede. Make sure lang na luto na ito at ready ng kainin. So season lang din natin ito ng salt and pepper. And then mix. Para sa assembly ng empanada, nirolyo muna natin ang dough ng manipis. Saka nilagay ang ginawa nating filling at pagkatapos ay sinelyo gamit ang tinidor. Maaari kang gumamit ng oven para lutuin ang empanada. Pero pwedeng-pwede ka rin gumamit ng malalim na kaldero. At syempre, pwede rin iprito ang empanada. Kain na kayo. Kain na.
Masarap ang pagka-asin. Sa edad na 64, nakakatuwang makita na kahit pa ilang taon na mula nang siya ay nagretiro sa pagtuturo sa eskwelahan, patuloy pa rin siyang nakakapagbahagi ng kaalaman at inspirasyon sa marami. Ngayon, hindi na lang sa apat na sulok ng classroom nagsisilbing teacher si Nanay Heidi. Kahit sa ang sulok ng mundo, may mga natututo na sa kanya sa pamamagitan ng mga gardening videos na pinopost niya online. Bawas pati ako sa aking budget sa pagkain. Hindi na ako bumibili ng gulay, namimitas na lang ako. So, kung kayo may kakayanan din tulad ko at higit pa na mas malakas sa akin, pwede rin kayo magtanim.